kaalaman ng tao sa praktikal na Diyos. At sa kabuluhan ng pagkakatawang tao'y kulang pagdating sa katawan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawain at mga salita. Nakikita ng mga tao na mayaman at malawak ang Espiritu ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng pagkakatawang tao ng Espiritu ay na maaaring makaugnay ng tao ang Diyos. Umasa sa Kanya at magtamo ng kaalaman tungkol sa Kanya, sa Kanya. Ngayon sinasamba mo ang taong ito, ngunit ang totoo'y sinasamba mo ang Espiritu ng Diyos. Kahit ito man lang ay dapat makamtan sa kaalaman ng mga tao tungkol sa Diyos na nagkatawang tao. Batid ang diwa ng Espiritu sa pamamagitan ng katawan. Batid ang kanyang gawaing pagka-Diyos at gawain ng tao sa katawan. Tanggap ang mga salita ng Espiritu. Nakikita kung paano ang Espiritu ay ginagabayan ang katawan at ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa katawan. Ang tunay na kahulugan ng pagkakatawang tao ng Espiritu ay na maaaring makaugnay ng tao ang Diyos. Umasa sa Kanya at magtamo ng kaalaman tungkol sa Kanya, sa Kanya. Ang Diyos mula sa langit ay pumaba sa lupa para ipahayag ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng katawan para tapusin ang gawain ng Espiritu. Nakikilala ng tao ang Espiritu sa pamamagitan ng katawan. Ang pagpapakita ng Diyos sa tao ay pinapawi ang malabong Diyos sa kanilang isipan. Bumabaling ang mga tao sa pagsamba sa praktikal na Diyos. Dinaragdagan ang kanilang pagsunod sa Diyos at sa pamamagitan ng kanyang gawaing pagka-Diyos at gawain ng tao sa katawan, tumatanggap ng pagpastol at paghayag ang tao at nagbabago ang kanyang disposisyon. Ang tunay na kahulugan ng pagkakatawang tao ng Espiritu ay na maaaring makaugnay ng tao ang Diyos. Umasa sa Kanya at magtamo ng kaalaman tungkol sa Kanya, sa Kanya.